sa inyong lahat at welcome back na naman po dito sa channel natin. So ang gagawin po natin ngayon, mag-i-install na naman po tayo. Kaya lang medyo may kalumaan po ang gagawin natin. Kasi fluorescent lamp po ang i-install natin. Pero kahit may kalumaan na po ang isang fluorescent lamp, marami pa rin pong gumagamit. Kaya kung isa kang electrician, dapat matuto ka talaga sa fluorescent lamp, sa maintenance. Kasi ang isang fluorescent lamp, sabihin natin sa bahay, malimit lang gumagamit na ngayon. Kasi lead bulb ang ginagamit. Pero sa mga malalaking establishment po, ginagamit pa rin ang fluorescent lamp. Sabihin na lang natin sa mga malaking bodega, sa mga warehouse, at saka sa mga signboard po, fluorescent po ang ginagamit doon. Fluorescent lamp 40 watts o kaya yung 20 watts. Kaya kahit may kalumaan na po ang isang fluorescent, marami pa rin gumagamit sa mga malalaking establishment. Kaya ang topic po natin ngayon, gusto ko po i-share sa inyo yung mga sikreto doon sa fluorescent lamp. Kaya mag-i-install po tayo sa paano mag-install sa fluorescent lamp. So bago po tayo mag-install, gusto ko munang ipakita po sa inyo ang mga gagamitin natin sa fluorescent lamp. Ito po ang casing sa fluorescent lamp na 10 watts o yung kaha sa fluorescent. So dito mo ilalagay ang fluorescent lamp. So tapos ito naman po ang fluorescent natin. Ang fluorescent natin ay 10 watts lang po ang gagamitin natin. Tapos ito naman po ang balas. So ito yung balas, may nakalagay 10 watts na balas at dito po yung terminal na dalawang linya. Tapos ito naman po ang starter na ginagamit sa isang fluorescent lamp. Tapos may holder po ang fluorescent lamp. Ito po ang holder. So dito po nilalagay ang fluorescent. So dito mo isaksak. So may terminal po na dito, dalawang linya na terminal. Tapos dito mo isaksak ang isang fluorescent. Yan. So yung terminal na dito na dalawang linya, dito mo itatap, may lalagyan po sa wire po, dalawang lalagyan. Tapos ito po ang holder sa starter na dito mo ilagay ang starter. So may dalawang linya rin ang starter dito at saka dito sa kabila. So ang gagawin natin, i-drawing natin dito ang diagram po sa isang basic na fluorescent lamp. So ang diagram pareha lang po yung 10 watts, yung 20 watts o 40 watts. So dito ko i-drawing yung design sa isang fluorescent lamp na basic lang. So dito tayo mag-umpisa sa fluorescent tayo mag-umpisa. So ito yung fluorescent lamp natin. So, fluorescent. So, ang fluorescent po, may dalawang linya dito. Makikita naman dito sa kabila, dalawang linya. Ito po, at saka dito. So, yan po ang makikita mo sa diagram. So, napakadali lang sundin po ang isang fluorescent kasi ang isang linya dito at isang linya dito, nakatap lang po sila sa starter dito. Ito po yung starter. Yung starter may terminal dito at saka may terminal dito. So ang gagawin mo dyan, yung terminal dito sa dulo sa isang fluorescent, dito mo lang idadaan yung tapping. Tapos dito sa kabila. Yan. Yan po ang tapping sa starter. So ang starter, makikita mo, dalawa pong terminal dito. So yung isang terminal dito at isang terminal dito sa kabila, dito, nakatapo sa starter. So ito yung starter. Makikita mo na ilalagyan na wire dito at saka dito sa kabila. Tapos dito naman sa baba, dito nang nakalagay yung balas. So ganyan ang diagram sa balas. Tapos yung isang linya dadaan po sa balas. Tapos yung linya dito at patungo dito, yun na po ang line 1 at saka line 2 mo, yung plug na isasaksak mo doon sa 220. So gusto ko na lang baguhin ang muka dito para madali po siyang masundan. So ganito po ang balas, dalawang linya po sa balas. Makikita nyo dito, may dalawang linya po ang balas. Yan, dito at saka dito sa baba. So yung
dito sa taas, dito mo ikukunik. Tapos dito sa baba, dito mo ikukunik rin. So, makita mo, madali lang po siyang ikunik. So, ito yung balas mo. Yan. Tapos, ngayon po, susundin lang po natin ang diagram. So, ito po ang mangyayari ngayon. Kahit po, magkabaliktad po ang pag-design. O sabihin na lang natin, dito sa baba yung starter at doon yung sa balas. Pwede rin, kahit magbaliktad sa ganyang posisyon, kasi ganyan ang na-drawing natin. So, susundin na lang natin. Ngayon, ang gagawin natin, gagayahin lang natin po ang diagram na ginawa natin. So, umpisaan natin. So, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa. So, ang gagawin mo, ang balance mo, ilalagay mo dito sa kaha ng isang lalagyan sa fluorescent na casing. So, dito mo ilagay. Tapos, lalagyan mo ng screw at nut dito para makadikit yung balas dito sa kahanang fluorescent natin. So, gagamit tayo ng screw. Lagyan natin ng screw. Dito natin ilagay. So, ayan na po. Nalagay na natin yung balas. Ito pong holder natin. So, ang holder po, dito po nakalagay ang holder. Dito, yan dito, at saka dito nakalagay ang holder. So, ang gagawin muna natin, huwag muna natin ilagay kasi kung ilalagay natin ito, mahirapan tayong maglagay sa wiring. So, lalagyan muna natin ng wire. Saka natin idikit dito po sa fluorescent na kaha. So, lagyan natin ng wire. Susundin lang po natin yung diagram na nakalagay dito. Gagamit po tayo ng wire, na flat cord na wire. So, ito po ang gusto kong gamitin. So, ang gagawin natin dito ngayon, hatiin na lang natin para makita po ng wires yung wire na gagamitin natin. So, hatiin na lang natin para makita po. Dito tayo mag-umpisa. So, dito tayo sa starter tayo. So, isang linya po dito, yung ganyan na wire, tapos yung isang puputulin mo dito, doon mo ilalagay yung starter. Tapos yung isang starter na dulo ng connector ng isang starter dito sa kabila, doon mo ikukunit sa kabila na naman. So, ang gagawin natin, gagayanin natin po yung diagram. So, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa. So, yan po, nalagyan na natin ng dalawang wire. So, pwede na natin ilagay sa kaha po ang holding wire natin doon sa fluorescent. So, ilalagay po natin. Ang isang holder po sa isang fluorescent, mayroon po siyang lock na ganito. So, ang gagawin po natin dito, ilalagay lang po natin yung lock sa likod. Dito, ito yung nagbibigay para hindi makawala yung holder. Dito mo ilagay. Yan. Tapos, may butas pong dalawa dito sa holder po sa fluorescent. So, doon mo ilalagay. So, dito mo ilagay. Diyan at saka dito yung isa. Yan. Tapos, ibin mo dito para hindi siya matanggal. At dito sa kabila. So, ayan mo, nalagyan na natin yung isang holder natin. Itong wire dito, kung makikita mo, ito yung diagram na natin ngayon. Itong isang wire, dadaan po ito sa isa starter. Tapos yung isang linya po dito, makikita naman, yun ang line 1 natin. So, ito yung line 1. So, pwede na natin ilagay sa ilalim po dito yung wire. So, yan. Yan na po ang wire sa line 1. Ito namang wire sa kabila, ito naman ang patungo sa starter natin. So, ang starter po natin, ito po yung starter natin. So, may lalagyan po ang starter dito. So, ito isang linya at ito yung isang linya. So, ang gagawin natin, itong wire para malinis po sa tingnan, dito natin sa ilalim ilalagay. So, dito natin idaan. So, yan. Tapos, dito mo ilagay sa ilalim yung wire natin. Yan. Dito po yun. Tatapping sa starter po. Dadaan po yung wire ito. Padungo dito po sa starter natin. So, ito yung starter natin. So, ganun rin ang gagawin natin. Ilalagay muna natin yung wire. Saka natin ilagay po. Kasi mahirap pag ilagay mo ang starter ng ganyan. Mahirapan po tayo mag-tapping sa wire dito. Kasi mahirap. Kaya dapat po matasang pasensya nyo basta mag-tapping po kayo sa fluorescent lamp. So, dapat
Huwag muna nating ilagay. So, itapping muna natin yung mga wire para makagalaw tayo ng maigi at saka dito sa kabila. So, ang gagawin natin, nakapunta na po kayo ng wire dito. So, dadaan yung isang wire. Tapos yung isang wire naman daan, ang isang wire naman dito, dadaan po doon sa kabila na holder. So, yan po, natapping na natin yung dalawang wire ngayon. So, makikita mo itong starter. So, yung ditong starter patungo sa kabila. So, ito yung isang wire na patungo dito sa holder dito. So, makikita naman dito yung wire na dalawa yung wire dito. Yan, the starter natin. So, yung isang wire dito, patungo po dito sa holder sa kabila. Meron siyang screw na ilalagay ito, yung bolt screw para ma-fix po natin ng maayos. So, dito natin ilalagay yung screw. So, hatakin muna natin yung wire dito para hindi niya mapanya. Ganda tingnan. Yan. Tapos, ilalagay natin yung screw dito sa ilalim. So, yan po. Natapos na natin ilagay. Tapos, yung isang wire dito, dadaan po dito sa ilalim. Yan. So, yung holder, ito po yung isang holder doon sa kabila natin ilagay. So, makikita po yung dalawang linya. So, may dalawang linya na daanan. Isa dito at saka isa rin dito. Nakaganon po ang posisyon. Yung isang linya dito, dadaan yung starter natin. Tapos, yung isang linya dito, dadaan po yung balas na patungo dito po. Yung balas dito po dadaan. So, lalagyan muna natin ng wire bago natin ilagay dito sa kaha ng fluorescent. Ayan po, natapping na natin yung dalawang linya dito. So, ang gagawin po natin ngayon, ilalagay na po natin yung lock. So, yung ito yung lock na sinasabi natin na para makabit po ang holder dito. So, ito ilalagay natin dito sa likod. Yan. Tapos yung butas dito sa dalawa, dito, at saka dito, dito mo ipadaan. Yan. Sa dito. Tapos, i-bin mo dito para hindi siya matanggal. Yan. Tapos, yung wire dito. So, kung makikita nyo dyan sa diagram natin, yung starter dito sa kabila at saka dito sa kabila, natap na natin. Dito at saka dito. Tapos, yung isang wire na makikita mo ngayon dito, ito po yung isang wire na patungo dito ngayon sa balas. So, dito yan patungo ngayon sa balas. Dito po dadaan. So, ilalagay natin ang wire dito sa ilalim. Dito dadaan ngayon sa balas. So, kahit saan sa dalawang linya sa balas, gusto ko pakita, kahit dito, dito. So, depende po sa inyo saan nyo gusto. Dito o saka dito. So, dito natin na lang ilalagay. Tapos, ito yung line to natin. So, makikita naman yung line to. Yan po, natapos na natin itapping. So, sinunod na lang natin yung diagram dito. So, makikita naman dito. Tapos yun sa taas, dito sa taas, yun ang line 2 natin. So, mag-wiring tayo dito sa line 2 natin. So, yan po, natapping na natin. So, ito yung line 2 natin. Makikita naman sa diagram. Ito yung line 2. Tapos, ito yung line 1. So, gusto ko ipakita. Ito ang magiging line 1 at line 2. Kahit po, magkabaliktad pagkalagay mo dito sa line 1 at line 2. Okay lang po, kasi line 2 line naman. So, walang problema po kung magbaliktad. So ngayon, natapos na natin. Meron na tayong line 1 at line 2. Ito na po ang line 1 at line 2. So gusto kong ilagay ito sa malalim para malinis po siyang tingnan. May dagdag idea po kung gustong ipakita dito. Kapag naglalagay po kayo dito sa starter dapat, mas maganda talaga po ang starter sa paglalagay. Ito, pakita ko dito. Yung starter dapat dito po talaga sa taas ilagay. Ang iba kasi, dito na sa kabila ilalagay. So, medyo magulo na yun pag dito sa kanya naman siyang ilaw ng pag-anon. Pero nakita namin yung sa maintenance talaga, mas maganda, naka-pattern po talaga na ganito po ang pag-wiring. Nasa taas sa lahat po ang daanan sa isang starter. Tapos nasa baba naman yung line 1 at dadaan yung patungo sa line 2 dito sa balas. Yun po ang maganda po na hindi mag-cross-section po ang pag-wiring dito sa starter. Dapat doon lang sa taas talaga. So, ngayon, ang gagawin natin, i-fix po natin ito. So, ito po yung sa likod. Kaya medyo magulo. So, ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng staple. Lagyan natin ng cable tie. So, may cable tie tayo dito. Malinis sa tingnan. Yan. So, ngayon po, ang gagawin na naman natin dito, ito, tapos naman ito, lalagyan po natin ito dito ng, maglalagay tayo ng plug.
So yan po, natapos na natin. So ito na po yung plug natin sa fluorescent lamp. So ang gagawin po natin ngayon, ito po pinaka-importante bago matapos po ang pag-install sa fluorescent. Dapat mag-tester po tayo sa ground. Pag ganito po ang klase na fluorescent, pag-testing po, dapat po tingnan nyo munang maigi na wala pong ground dito sa fluorescent. So gagamit po tayo ng tester. So ano bang paraan dun sa pag-tester po dito sa fluorescent natin? So ito po ang tester natin. Ang tester isiting mo po dito sa ito magmaganda. Kasi po ang tester natin, ipalapit ko po sa inyo. Ang tester po may times 100. Ito po yung sinasabi ko na maganda pag-testing sa ground. Kaya gusto ko ipakita kung gaano kalakas ang 100K sa pag-detect po sa ground. Kung mayroon mang ground ang isang fluorescent lamp. So isisiting natin dito sa 100 times 100K. Ano ba dito mangyari ngayon? So ito po ang advantage ngayon sa pag-testing po sa fluorescent. Sa pag-tester po sa fluorescent, so gusto ko na lang ipalapit yung fluorescent dito para makita ng maayos. So dyan. So ang pag-tester po sa fluorescent, so dito tayo sa basic lang, sa times 100 muna. So naka times 100 po yan. So 100. So tingnan natin ng tester. So ayan, medyo malakas yung tester. Adjust natin. Pag mag-tester po dito sa fluorescent po, hindi ka pwede mag-direct ka na lang dito mag-tester ganyan o ganyan. Hindi ka makakuha ng resistance o ground. Titingnan mo, hindi naman gumagalaw talaga. Kasi po, may insulation po ang isang paint po o yung pintal dito. So, pag gaganon mo talaga pag-test mo sa tester kung may ground, hindi basta gagalaw ang tester kasi may insulation po ang isang paint. So, ang gagawin mo talaga, maghahanap ka talaga ng metal na ma-detect mo talaga, katulad dito, may screw dito, ito. Ito, at saka ito mga metal, o kasaka dito mga metal. Doon ka makakuha ng malakas na ground. So, sabihin natin, isang metal dito, at isang metal dito sa kabila, dito. So, kung makikita mo yung tester, gumalaw. So, ibig sabihin doon, yung metal dito na screw, at metal dito sa kabila, magka-connected. So, ibig sabihin doon, pwede kang makakuha ng ground dito. Na madetect mo na may contact talaga dito sa metal to metal. So ngayon ang gagawin mo para makita mo na may ground o wala, dito ka sa terminal kukuha ngayon. So ito po ang una mong gagawin. So dito mo ilalagay yung isang wire dito. Tapos yung isang wire dito ilalagay mo dito sa metal. Pag gumalaw po ito, ibig sabihin grounded po ang nasimbol natin na fluorescent. Pero pag test mo dito at hindi ka siya gumalaw, ibig sabihin doon, safe po ang pag-install natin sa fluorescent. So, subukan natin. So, at least makikita naman natin, hindi siya gumalaw, ibig sabihin doon, okay ang fluorescent. Walang ground o grounded. So, sa kabila naman tayo, para safety tayo dito, ganyan. Tapos, ganyan natin ilalagay o wala. So ngayon, Buddy Proy, ano ba yung sinasabi mo na 100K? Ano bang nandoon sa 100K? So ito po ang 100K. Alam niyo po, ang 100K na setting po, napakalakas. So gusto ko muna isetting, ibalik sa 100. Times 100. Ito, maraming nagsasabi, Buddy Proy, huwag mo daw hawakan pag magtitester ka sa resistance kasi gagalaw ang isang resistance doon sa tester mo. Baka magkamalan mo na short. Kapag humawak po ka sa times 1, times 10, times 100 po, okay lang. Hindi yun ma-detect sa tester kasi mahina lang. So, kahit hawakan mong ganyan, so hindi yan gagalaw. Kasi mahina lang ang times 100 pababa. Pero itong maganda. Ibang tester po, walang 100K. Pero ito, palagi kong sinasabi, pag bumili ka ng tester po, dapat may 100K. Kasi malakas po i-detect sa ground. So, ngayon, isiting natin sa 100K. 100K, tapos hawakan natin. Tingnan niyo po. So, napakalakas doon ka kukuha sa ground. Kung makita mo, may ground ba ang isang instrument na gusto mong subukan. Tingnan mo sa kamay, napakalakas sa ground. Kung isitin mo dito sa times 1, may na lang. So, ngayon, ito ang maganda. Pag magtitis ka sa ground, isitin mo sa 100K. Para sensitive yun. Kahit hawakan mo nga, nakashirt na.
So ngayon ang gagawin mo, isang metal dito. Tapos isang metal rin dito ilalagay. So napakalakas niyan. Tapos ilalagay mo ngayon ang tester mo ngayon dito mo ilalagay. Tapos ilalagay mo diyan dito. So hindi gumalaw, ibig sabihin dun, wala talagang grounded ang pag-install natin sa fluorescent. So ito pa gusto ko ipakita. Gaano kalakas ang pag-detect sa ground kapag nakasitting sa times 100K. Hawakan mo, i-test probe ko dito sa metal. Yan, metal. Tapos, hawakan ko yung isang dulo ng lid. Ito. Yan. Tapos, gusto ko hawakan yung metal. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang pag-detect sa ground. So, kamay ang ilalagay ko ngayon sa metal. Tapos, yung isang test lid, nakalagay po dito sa metal ng fluorescent. So, hahawakan natin yung metal. Kung dito tayo hawak, kasi wala yan, kasi oh, naka-insulation lang kasi, may metal insulation kasi. Pero kung sa metal ka hawak talaga, makikita mo talaga. Tingnan mo yung tester. Sa metal ako, dito ko hawak kasi makikita naman yung metal talaga. O yan, gumalaw po ang tester. Short pa. Ibig sabihin dun, grabe kalakas po ang ground na times 100K. Kahit dito ko mo nang hawakan at yung kamay mong ilagay mo, kaya niya mag-detect sa ground na malakas. O yan, kahit kamay lang ilagay mo. Kaya nga, mas maganda mag-tester ka na may 100K ka. Kasi may doon mo malaman na mayroon ba talagang ground. So, ayan. Mas maganda, dito mo ilagay. At huwag mong hawakan ang lid pag nakasit na ka sa 100K. Kasi magkamalaan mo yung tester na short. Kasi pag hawakan mong ganyan, oh, ayan, oh, moving na. Kaya huwag mong hawakan pag nakasitting sa mataas na resistant po ang tester. So, hindi ka pwedeng humawak. So, subukan natin muli na mayroon bang ground. So, dito tayo. So, makikita nyo po, hindi talaga gumalaw kahit yung testing natin. So, balik na test pika sa kabila para sure. So, wala po. Ibig sabihin dito, safety kang magpa-ilaw ngayon sa fluorescent natin. Kung kan, safety ka kasi wala namang grounded talaga. So, ang gagawin natin ngayon, pwede na tayo mag-testing kasi natapos na natin ang installation natin sa fluorescent lamp. So, ang gagawin natin, ilalagay natin ng bulb, yung fluorescent tube niya. So, ito yung fluorescent tube natin. Ito po, 10 watts lang ang ginamit natin. So, ito may dagdag pa kung idagdag sa tester natin. Gusto ko munang subukan muna ito para malaman natin na okay ba ang pag-install natin sa fluorescent. So, dito mo ilalagay, tapos dito sa kabila. Yan. Tapos ikutin mo. Ikutin dito sa kabila. Yan. Tapos gagamit tayo ngayon ng extension outlet natin para malaman natin ilaw ba ito. So, yan. Nag-start na. Off ba natin? So, okay na. So, gagawin natin ngayon. Ilalagay na natin ang plug natin dito sa extension. Saka, ito po, lagi niyong tandaan pag magtitesting po sa fluorescent. Huwag ho kayong humawak sa fluorescent para safety po. Ilagay nyo dyan sa lamesa, huwag nyong hawakan. Kabihan nyo na dyan sa lamesa, basta mag-testing po sa fluorescent para safe po kayo palagi. So, off muna natin. So, gusto natin ilagay. Tapos, switch on natin yung extension outlet natin. Oh, ayan po. Ibig sabihin dun, okay na po ang pag-install natin sa fluorescent natin. So, i-off natin. Ayan. May gusto po akong i-share po sa inyo. Ito po, basic lang po ito. Kapag nasira po ang starter nyo sa bahay, tapos wala kayong starter na magagamit, ito, ginagamit namin dito sa maintenance po, nung una, sa pag-maintenance sa mga fluorescent. So, pwede po nyong jumpiran po ang isang starter po dito, in case po na nasira at gusto nyong ipailawin. Jumpiran mo po ang starter. So, gusto ko na lang ipakita. So, switch on muna natin. Ayan, tapos off. Kukunin natin yung starter. So, kunin natin yung starter. Ayan, natanggal na. So, ngayon, switch on natin muli kung ilaw bang walang starter. So, ayan, makikita naman, hindi talaga ilaw kasi wala namang starter. Sa ganyang pamaraan po, sabihin na lang natin, nasira talaga yung starter at saka wala ka ng starter. So, ang gagawin mo, pwede kang mag-jumpin ng wire. For temporary lang. So, subukan natin i-jumper. So, ito po ang gagamitin mo.
na wire, tapos i-jumper mo, ilalagay mo dyan, i-click mo. Hindi ibig sabihin, ilagay mo na lang dyan. So, medyo i-click mo lang. So, subukan natin. Yan. So, ibig sabihin doon, ilaw siya. Pero ngayon, pag sinap off, pag in-off naman namang ang switch, yan, i-off natin. At ibalik mo, siyempre hindi yung mag-ilaw kasi wala naman talagang starter. Kaya nasira yung, ipagpalagay natin na nasira yung starter. Kaya, for in case lang emergency na gusto mong pailawin, pwede mong jumperan. So, isa pa. Ayan. So, ganun po ang sikreto na ginagawa namin doon sa pag-maintenance po sa fluorescent. So, isa pa. Mayroon pa akong gustong i-share sa inyo. Alam nyo po, ang isang balas, ito, pag gumamit ka ng balas na 40 watts, ibig sabihin doon, pwede kang gumamit ng 20 na fluorescent na tube at saka 10 watts na tube at ang balas mo 40. Pwede po nyong gamitin kung sabihin natin 40 watts yung balas, then 20 watts yung ginamit na bulb o kaya 10 watts, pwede lang. Pero ngayon, baliktarin natin. 10 watts gagamitin mo sa 20 o 40 watts. Ano bang mangyari? Mangyari doon ba ni Proy? Iilaw po ang fluorescent pero madali po masira po ang yung balas nyo. Kasi iinit po siya. Kasi sinubukan ho namin yun kung kasi minsan yung may nag-assemble sa amin nagkamali siya sa paglalagay 20 watts na balas tapos ginamit niya 40 na fluorescent lamp. Umilaw siya pero hindi nagtagal. Nasira yung balas. Napakainit ang balas kasi hindi yun match sa fluorescent saka sa balas na ginagamit. Pero yung 40 watts na gamitin mo tapos gagamitin mo sa 20 watts na fluorescent, 10 watts, pwede po yun. Nasubukan namin yun. Pero yung baliktarin mo, pwede pero masunog na lang. Madaling masira po ang balas na 10 watts na gagamitin mo sa 40 watts. Ngayon po ang gagawin natin ngayon dito, gusto ko na lang i-share kung gusto nyo mag-fluorescent, yung iba natin, baka isipin yung iba kung paano ba ilagay sa bahay. Sabihin natin, gusto kong mag-fluorescent by deploy. So gusto ko ipakita kung gusto mong palitan yung bulb mo sa bahay na fluorescent. Ito po, demo purpose na lang natin. Sabihin natin na ito yung ilaw mo sa bahay. Tapos may switch ka dito sa baba. So subukan na lang natin. Switch ko muna. So ito switch natin. So ngayon, ito po ang ilaw mo ngayon sa bahay. Tapos gusto mong, yun muna natin. Gusto mong maging fluorescent po ito. So ang gagawin po nyo dito, tatanggalin mo ito. Tanggalin natin. Tapos lalagyan mo lang ng female socket. Ito po ang female socket na ilalagay mo sa bulb mo sa bahay kung gusto mong palitan ng fluorescent lamp. So ganito po ang bibilin mo, may female na socket. Tapos yung fluorescent natin, ito na yung fluorescent natin. Gusto ko ilagay dito. So dito natin ilalagay yung fluorescent at tapos dito natin yung isaksak. So ilalagay na lang natin itong socket na female natin. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, tanggalin mo itong bulb kasi hindi ka makascroll dito kung hindi mo tanggalin ang bulb. So, tanggalin na lang natin itong bulb. Ayan. O, tanggal. Tapos, i-screw natin dito ang fluorescent. Madikit po siya sa wall natin. So, ayan. Tapos na. So, ibalik natin yung fluorescent natin. Ayan. Tapos, ilagay natin itong plug. Yung plug natin, dito natin ilagay. Ayan. So, ito may switch naman. So, i-switch on natin. So, yan na po ang mangyayari ngayon. Fluorescent na ang gamit mo kung gusto mong mag-fluorescent. Tapos, i-off mo muli dito. Ayan. Switch on natin muli. Okay. So, mga lodi, hanggang dito muna po tayo, mga lods. So, ito na po. It's shoutout time na naman po tayo. So, i-shoutout po natin ang gusto mapapa-shoutout po sa channel natin. So, umpisa natin mag-shoutout. Shoutout natin si Sir Gaspar Indaya from Imus Cavite, Pagcor Imus Complex. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Gigi Junski, Music Lover from Ginsan. Oy sir, mayong adlaw. Nimo din ha sa Ginsan.
Ito pa, shout out natin si Sir Titing Carcalias from CDO. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Cagayan de Oro. Si Sir Titing Carcalias. Ito pa, shout out natin si Sir Samuel Turi Villas from Minglanila, Cebu. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Cebu. Si Sir Samuel. Ito pa, shout out natin si Sir Sansan Baron, taga Lanao Sur. Sir, mayong adlaw ni mo din na. Ito pa, shout out natin si Sir Angel Basan III, watching Pim Bacolod City. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Jojo Baratot. Pa-shout out sa Saplala family watching from San Mateo Rizal. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out din natin si Sir Carlos Ilipi from Iloilo City. Sir, mayong adlaw ni mo din ha sa Iloilo City. Ito pa, shout out natin si Sir Ricky Natividad from Ilagan City, Isabela. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Jewel Pirir from Taytay Rizal. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shout out natin si Ma'am Judy Cadosali. Daa sa US ko, taga Cebu. Dayo-dayo, UK ka ma'am, kaya nakas US. Amping din na ma'am. Ito pa, shout out natin si Sir Willie Canlas from Bacolod City. Magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Skyline Prigion watching from Canada. Uy, konting ingat dyan sir sa Canada. Ang layo nyo pala. Ito pa, shout out natin si Sir Joseph Laid Aban. Pa-shout out sa akong pinalanggang asawa si Irene Alibio Aban sa Consolacion Cebu from Doha, Qatar. Oi sir, amping kanunay din sir. Kay layo-layo dyan ka sa imong pamilya. Ito pa, shout out natin. Marami pa. Si Sir Boy Bangis Motovlog from Saudi Arabia. Oi sir, ang layo nyo pa rin. Kaya konting ingat po kayo dyan sa Saudi. Si Sir Boy Bangis Motovlog. Ito pa, shout out natin si Sir Edward Solbel. Pa-shout out sa family ko sa Pigdig, Ilocos Norte from Riyadh, KSA. Oi sir, konting ingat po. O amping dia sir, kay layo-layo dyan kasi mong pamilya. Si Sir Edward Solbel. Ito pa, shout out natin si Sir Marlon Chavez from Santa Cruz, Laguna. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Al Caraballos from Santa Misa, Manila. Pa-shout out din sa may bahay ko si Maylin Caraballos from Calbayog City. Sir and Ma'am, magandang araw po sa inyo dyan. Ito pa, shout out natin si Sir Milvin Montalban from Sumaraga, Samar. Oi sir, mayong adlaw ni mo din na sa Samar. Si Sir Milvin Montalban. Ito pa, shout out din natin si Sir Dundun Salot from Sambuanga, Sibugay. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Sambuanga, Sibugay. Ito pa, shout out natin si Sir Inuria Fernandez. Pati shout out sa Ermita Proper ng Cebu City. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Cebu. Si Sir Inuria Fernandez. Ito pa, shout out din natin si Sir Darwin Maestre watching from Macau, China. Sir, ang layo nyo. Konting ingat po kayo dyan. Si Sir Darwin Maestre. Ito pa, shout out natin si Sir Larry Tixon from Sony Brookwan General Trias Cavite. Sir, magandang araw po dyan sa Brookwan General Trias Cavite, si Sir Larry Tixon. Ito pa, shout out natin si Sir Alfonso Caraballos from Santa Misa, Manila. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Japit Ham
Claro, taga Iligan City ko. Oy sir, mayong adlaw ni mo dia. Basin, silingan na ta sir. Oh, ayo-ayo din na sir. Si sir, Japit Ham, Claro. Ito pa, shoutout natin si sir Judy Alisna. Magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shoutout natin si sir Jojo Dirit. Sir, magandang araw po sa inyo. Ito pa, shoutout natin si Sir Tristan Bagkat from Butuan City. Sir, mayong adlaw ni mo din na sa Butuan City. Si Sir Tristan Bagkat. Ito pa, shoutout natin si Sir Kipul Matignas from Baras Rizal. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Baras Rizal. Ito, the last but not the least, si Ma'am Tis Ramos. Ma'am, magandang araw po dyan sa inyo. Ayan po, natapos na rin natin ang shoutout natin. Sana po, huwag niyong kalimutan pong mag-share at mag-like po sa channel para marami pong matuto. At saka, huwag niyo rin kalimutan pong mag-subscribe po para palagi po kayong maka-update at palagi po tayong magkita-kita po dito sa channel natin. At saka maraming salamat po sa lahat pong nanonood po dito sa channel at sa mga lahat pong palagi pong nagsusubaybay. Hanggang sa muli na naman po.